Para po sa ating mga kababayan pauwi po ng Pilipinas, kahit saan man po kayo galing na bansa, isipin po natin na isa po sa pinaka-importanting dokumento na hinahanap po sa airport at maging sa Pilipinas pagdating ninyo ay ang QR code na generated po pag kayo ay nag-register sa One Health Pass. Ulitin po natin, ang One Health Pass registration, hindi po yan mobile application. Ito po ay web-based registration form. Hahanapin nyo lamang po sa internet, sa Google. Search nyo po One Health Pass registration. Kailangan nyo po yung sagutin o sagutan 3 days before your departure galing po sa inyong bansa na pinanggalingan. In my case, sinagutan ko po yung One Health Pass na yan 1 day before ako po nagbiyahe pa uwi po ng Pilipinas, kasi hinahanap na po yung kailangan na po natin i-upload yung ating vaccine certificate. Ganun din po yung result ng ating negative RT-PCR tests. Okay, so sa pagsasagot po ng One Health Pass, ang kailangan po natin i-prepare ng mga dokumento, kasi doon po lamang manggagaling, di ba, yung mga hinahanap na tanong sa One Health Pass ay yung ating flight ticket, di ba? Yung flight details, syempre sa ticket po yan manggagaling. Yung ating pong vaccine certificate, tinatanong din po sa One Health Pass yung first dose and second dose nyo po, yung brand ng vaccine at kung kailan po tinurok, di ba? Ganun din po yung ating negative RT-PCR test result. Kailangan po natin yun i-upload, di ba, sa One Health Pass before po tayo makapag-generate ng QR code na yan. Iisipin po natin, hindi po required na magkaroon po tayo ng PhilHealth number. Required po siya, pero kung hindi nyo po alam ang PhilHealth number nyo, ilagay nyo lamang po NA. NA means not applicable. Hindi rin po kailangan ang seat number para po makapag-register sa One Health Pass. Diba? Yan po ay optional at hindi lamang po mandatory. Ang mga mandatory po na fields na kailangan po nating sagutan sa One Health Pass ay yun pong mga may asterisk na pula. Okay, so marami pong salamat. For more details, di ba, sa mga travel requirements pa uwi ng Pilipinas, make sure na naka-follow po kayo sa aking YouTube channel. Ganun din po sa aking TikTok account para at least magabayan ko po kayo from time to time kung ano po yung kailangan. O kung may mga tanong po kayo, please feel free to comment down below sa video na ito para at least malinawan po kayo. Okay, marami pong salamat. Stay safe, safe travels mga kapersa.